Longganisa. Actually, itong dalawa nag-aantay na rito eh. Uy, Mateo, hindi na bago sa'yo yung longganisa, di ba? Kasi may version din yan, yung mga taga Cebu. Oo, syempre, diba? Syempre. So, ano ba yung masarap na longganisa para sa'yo? Syempre, yung taga Cebu talaga, yung mga longganisa Cebu, talagang ibang klase yan. Yung fresh yung mantika, yung taba ng... sweet! Kasarap! Ipare siya ng kanin na mainit o ano, o pandesal. Naku, sarap niyan. Grabe. Ikaw naman, Miss Lynn, what's the best longganisa? Anong lasa na hanap mo sa isang longganisa? Gusto ko yung maraming garlic. Okay. Yung sobrang mag-garlic talaga lang pagkatapos kailangan magsipilyo kasi hindi ka pwede humarap sa ibang tao. Ito, saktong-sakto doon. Marami tong garlic mamaya. Dapat tikman mo, ma'am. Uy, nako. Ito. Sasabayan kita. Siyempre naman. Tayo lahat. Ilagay natin sa loob ng pandesal yan. Oo nga, pandesal na. Pinabili mo na naman. Salamat, ha. Supply na supplier namin na tinapay talaga si Mateo. But anyway, basta lalo pang nakakahappy kung hindi lang siya natin ang busog, ha, kundi pati yung bulsa natin. Dahil kitang-kita raw ang kita dyan sa longganisa. Oh. So, chef, pengay nga ng negosyo tips dyan! Hi! Hello, 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 hello! Brother! Hello, Ma'am Lynn! Hello ulit, Mateo! And sa lahat ng ating mga viewers ng mga food explorers, good morning, brother! Ma'am Lynn, I got you! Negosyo tip ba? Well, based on sa experience natin sa pagtatrabaho sa hotel industry tsaka sa restaurant, isa talaga sa key na talaga magpapatagal at nagiging successful ng mga negosyo sa nakita ko and experience ko is yung attention sa detalye, yung raw material. I think pinaka-importante pong factor ito na dapat maganda yung quality talaga ng ginagawa natin. Specifically, kunyari, itong ginagawa nating longganisa, dapat maganda yung karne, fresh, and of course, meron kang sapat na kaalaman, and you have the, not necessarily the facility, but the tools na kailangan natin para ma-execute yung inyong negosyo na plano. And yung, speaking of negosyo, yun nga, eto, kita nyo naman. Kung kayo dyan sa studio, maganda ang inyong longganisa dyan. Ito, bulto-bulto yung longganisa natin dito. Meron tayo yung garlicky na ako personally, Ma'am Lynn, paborito ko to. At yung iba, kung gusto nyo na matamis, meron naman tayong hamonado. And syempre, since usapang negosyo yan, hihingi pa tayo ng mga additional tip. Kasama natin si Ma'am Laika this morning. Hi, Ma'am. Good morning. Hello, good morning. Thank you for having us. And eto, Ma'am, paano po ba kayo nag-umpisa dito sa inyong negosyo na longganisa? Ah, okay. Bali po, nag-start kami noong 2020. 3 years na po ito. Okay. 3 years, oh. Kailan 3 years. Lang bago lang pandemic po. Pandemic ka naman. Pandemic. Opo, okay. Pandemic. Tapos, ma'am, kung ako po parang sa bahay lang, mga magkano naman yung pupuhunan ko dito? Ako kasi po, nagsimula ako sa maliit na puhunan, 10,000 lang. 10,000. Pwedeng pag-ipunan. Pwedeng diba? Pag-ipunan. Para mapagulong natin at mapalago. Ma'am, itong ginagawa natin, isa sa part ng proseso natin. Ano ba yung unang step sa paggawa ng longganisa? Unang-unang, yung... Ah, meron tayo dito. Okay, meron tayong meat grinder dito. Mixer. Ito yung mixer. So, syempre, pag nabili po kayo ng longganisa meat, giling na. So, ito yung mixer natin. Siyempre, may ganyan-kanyang timpla tayo dyan. Sa negosyo, siyempre, marami nang naglolongganisa. Nagkakatalo talaga yung sa timpla. Sa lasa. Sa kanyang recipe, kumbaga. So ito, so more or less, mga ganon po natin to patagal paanda rin? Pag dito sa meat grinder, 5 minutes, pinapaantar okay natin siya. And ito, maganda kapuso, mga kapuso, hindi ibig sabihin na nakikita nyo yung malaki na, ito yung kailangan ninyong gamitin na tool. Diba, pwede rin sila mag-start? Kagaya sa mga nagsisimula pa lang, pwede kayong mag-manual. Kasi, yun, para mas maganda. Kumbaga, kung wala pa kayong means para bumili ng ganito kalalaking equipment, definitely, pwede ninyong mano-manuhin. So, yan, tuloy-tuloy lang natin yan. So, ito yung ating mixer. Siyempre, again, sabi natin, may kanya-kanyang timpla. So, yun na yung sa inyong part. And of course, if you need more information or siguro mga skills na needed for this, may mga government agencies tayo na nagbibigay niyan. And of course, marami din yan sa social media and other platforms. So, eto naman, after natin siyang mamix, eto na yung kalalabasan niyan. So, we'll just put in dito sa ating sausage stuffer. And dito, maganda nakikita natin yung ginagamit nilang casing is yung bituka ng baboy. So, we'll just put that in. Ito na yung stuffer natin, ma'am. Igigiling lang ito, no? Yan, makikita ninyo. Oh, hindi pa nakatali yung ating dulo. Mixer, sir. Yan. So, maganda kasi sa mga gantong tools is, yun nga, specifically, ito yung ginagawa mas makakaalwan yung ating trabaho. And tuloy-tuloy lang yan. Tapos yung mga ganito kasi, syempre, for mass production.
And huwag kayo ma-intimidate kasi kung gusto niyo mag-umpisa, subok lang. Marami tayong mga DIY tools na pwede ninyong gawin sa bahay. So tuloy-tuloy lang po yung stuffing natin dyan. Siyempre, to secure our sausage, ito na yung next part, yung ginagawa namin ni Ma'am Laika kanina, na yung pagtatali. Ano namang specific skill dito, ma'am? May specific knot ba tayo? So sinecure lang natin yung pinakadulo, pagaya nung nakalimutan ko dun sa kabila. Tapos, iro-roll nyo lang yan and then isi-secure depending dapat, sa portion pa, no? Dapat po yan, ano, chef, masikip po yung pag-ano niyan. Kasi pag niluto siya, para puputok siya, hindi para mas maganda yung luto nice. Niya. Tapos mga nakakailang kilo naman kayo sa isang araw? Sa isang araw po, nakaka 130 kami. Pero depende pa rin sa order. Depende mas pa rin. Mas tumataas pero, pa. Pero laki nun, 130 kilos. And yun nga, sa 10,000 na puhunan, magkano naman kaya ang balik nito? Minsan 80,000. Pero tumataas, wow. Maximum na po yun, monthly. So sa 10,000 yung puhunan, kaya po ninyong pagulungin yan up to 80,000? Up to 80,000 na po. Grabe, oh, kitang-kita talaga ang kita sa gantong negosyo. Oh, no? Eto, so after natin siyang matali, may next step pa po ba tayo? Sa oven, ano? Opo, sa oven po ang next step po natin. So ino-oven nila to para pre-cook lang to, ma'am, no? Hindi ito totaling lutong-luto. So, i-deliver nila sa inyo yan ng medyo dry na hindi nyo siya makikita ng ganyan. Alas, sa palengke ka kayo bibili. Eto, syempre, hindi pwedeng matapos yung ating demo na hindi natin tinitikman. Taste test tayo, ma'am. Ito, paborito ko kasi garlic. Ikaw, ma'am, anong paborito mong... Garlic po ang bestseller sa amin. Oh, bestseller, garlic. So, mas marami tayong mas mabawang? Mas mabawang po yan. Kitang-kita mo yung pelaso ng bawang, oh. Suwabe, napakasarap. Siyempre, panalong-panalo. At yung hamunado natin, titirahin namin yan ng may kasamang fried rice. At siyempre, masarap na ang longganisa as is, pero bibigyan ko kayo ng isang level up recipe. Mamaya yan sa pagbabalik ng ating pambansang morning show kung saan lagi una ka. Unang irit! At eto naman, after natin makita kung paano ginagawa yung longganisa, ile-level up naman yan ni Chef. Chef! Gusto natin matikman yan. Yung luto mo naman, Chef, mukhang may special dish siya gamit ang longganisa. Chef, what's on the menu today, brother? Oh, we wanna know! Eto yan, brother! Tuloy-tuloy tayo dito, food adventure natin. Dito pa rin tayo sa Dasmariñas, Cavite, kung saan kanina pinakita namin sa inyo kung paano pinoproseso nila Ma'am Hanabi yung kanilang longganisa na talaga namang patok na patok. In 3 years time lang, kumikita na sila ng up to 80,000 pesos a month at nakakapagproseso sila ng 130 kilos per day. Ah. So ito, syempre, masarap na ang longganisa pero bibigyan ko lang kayo ng ibang approach. Ile-level up natin yung ating longganisa by doing our longganisa sisig. So ito, meron tayong hot pan. Syempre, yung butter or pwede kayong gumamit ng mantika. Ilalagay lang natin yung ating chinap na longganisa. Perfect to kasi kung kunyari, nakapagluto kayo ng isang batch, maraming marami, tapos may leftover kayo, pwedeng-pwede nyong i-apply tong recipe na to. So dadagdagan lang natin yung oil. And then of course, yung ating sibuyas, syempre. Konti lang yung ilalagay natin kasi mamaya i-garnish pa natin yan. Yan, tuloy-tuloy lang yan. Tapos maganda dito, pwede nyong ihalo yung mga paborito ninyong panimpla. But since pinaghalo natin yung garlic at saka yung hamonado, masarap to, matamis na mabawang yung lasa nito. Tuloy-tuloy lang yan. And then we'll add in some of our green chilies. So pag nagsisisig kayo, depende rin. Yung iba nagamit ng bell pepper. Pero kapag medyo pricey yung bell pepper for you, pwede kayong gumamit ng siling haba. Tapos para may konting pop lang din ng kulay, lalagay tayo ng konting siling pula or yung labuyo natin. And then we'll just season it with some salt. Alalay lang tayo ng salt kasi syempre may sarili ng timpla yung ating longganisa. Yeah, ganun lang kabilis. Pwedeng-pwede to. Tapos, syempre optional, pwede kayong gumamit ng ating gagamitin ngayon na mayonnaise or pork braid. Ayan. So ito, yan, nakita nyo na yung classic na itsura ng ating sisig na may medyo puti ng kaunti. Pwede na tayo mag-serve. So ito yung ating sizzling plate or cast iron pan. Pwede rin yan. Lagyan lang natin yan ng butter. And isa-serve na natin yan with cracked egg sa loob. Nasa taas pala. Yun. Perfect na to. Ready, pwede nang i-serve.
pwede nang tikman. So tuloy-tuloy lang yung food adventure natin palagi, yung mga gantong negosyo tips at saka masasayang food explorations. Dito lang yan palagi sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit,